Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila sa mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalanga at purihin ng Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan,
yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo na sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama
kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Sa mga kapatid ko pong pari, mga seminary formators, sa mga naglilingkod sa altar, sa atin po mga madre, at sa inyo pong lahat na bayan ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ang maulila ay isang masakit at mahirap na karanasan. Tunay na ito ay nagdudulot ng lubos na kalungkutan at pag-alaala. Personal ko po itong naranasan. 2018 nang ang aking ina ay atakihin sa puso at namatay. O, biglaan. At mahirap na karanasan siyempre dahil kami po ay dalawa lamang na magkapatid. O, nandun pa sa Amerika. Ay mabuti noon at 2018 pa lamang, hindi siya nakauwi. Ang aming mamamukong ama ay na-stroke na rin noong panahong iyon. Kaya intindihin na rin. Kaya nandoon yung kalungkutan dahil na nawala yung nanay, intindihin pa yung tatay. Tapos yung aking kapatid ay nasa abroad, hindi ako lamang yung may iiwan. Ang masakit nito, pagpasok ng 2020, ayan, nagsimula na ang pandemic. At ilang araw pa lamang nagsisimula yung lockdown, namatay naman ang aking tatay. Kaya ulilan lubos. March 21 ang mamatay ang aking tatay. Ganon, kabigat, dahil ulilan ang lubos. At mahirap po ang maulila. Yung aking kapatid na hindi na nakauwi dahil nga, lockdown na. Ay di hinarap. Hinarap ng solo. Although nandun naman yung ibang kamag-anak ko sa kapitbahay namin. Pero kakaunti ay nakapunta dahil nga, lockdown. Ay walang ibang magagawa kundi ang harapin. Pero doon ko naramdaman ang lubos na pangungulila at tunay. Masakit at mahirap. Ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan, ito yung isang napakahalagang pangako na binitiwa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Dahil nakita na ng ating Panginoon yung naging karanasan ng kanyang mga alagad nung siya ay magpakasakit at mamatay doon sa krus. Tunay na nakaranas ng pagkalito, lubos na kalungkutan, paungulila ang kanyang mga alagad. Hindi nila inaasahan na tunay na mangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. Sapagkat bago po man mangyari, ilang beses na ipinahayag ng ating Panginoon na siya ay magpapakasakit, mamamatay, subalit pagkalipas ng tatlong araw, siya muling mabubuhay. Pero ang mapapansin natin doon,
ay napagbigyan ng iba yung pansin ng mga alagad ay itong kanyang pagpapasakit at kamatayan. Hindi na nabigyan ng iba yung pansin na binanggit nila ating Panginoong Jesucristo na makalipas ang 3 araw siya ay muling mabubuhay. Kaya nga maaalala natin si Pedro, no? Sinaway pa ang ating Panginoong Jesucristo na huwag sana mangyari yung kanyang sinasabi. Kaya nga, inandoon na puspos sila ng kalungkutan, ng pagkalito, ng kabiguan, sapagkat yung kanilang inaasahan, nakita nilang nagpakasakit at namatay. Pero mula doon, makikita natin na ang ating Panginoon ay naging tapat doon sa kanyang mga pangako na pagkalipas ng 3 araw siya ay muling mabubuhay. At ito nga ang nangyari. Napakita siya sa kanyang mga alagad na bagamat sa una sila ay natakot, nalito, pero napatunayan nilang mismo na ito ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo na nang ipakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Kaya doon nila napatunayan na tunay ngang si Kristo na ipinako sa krus ay muling nabuhay. Kaya doon natin makikita yung pagdududa ni Tomas. Na bagamat ibinalita na ng kanyang mga kasamahan na nakita nila ang ating Panginoon na muling nabuhay, hindi pa rin siya niniwala. At ipinahayag niya na siya'y maniniwala lamang kapag nakita niya mismo at naisuot ang kanyang kamay sa sugat ng ating Panginoon. At pinagbigyan ng ating Panginoon yung kahilingan ni Tomas. At mula doon ay nagpahayag siya ng lubos na pananampalataya. Kaya nga, mula doon ay pinangako ng ating Panginoon na hindi na niya iiwang nangungulila ang kanyang mga alagad. Bagkos, pagkakalooban niya sila ng Espiritu Santo na magiging lakas nila at gabay sa kanilang pamumuhay bilang mga alagad ng ating Panginoon. Kung kaya nga, ito isang mahalagang paalaala sa atin na tayo ay hindi pinababayaan ng ating Panginoon. So patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, binibigyan ng ligaya at saya upang patuloy natin na maisakatuparan ang lahat ng hinihingi niya sa atin. Kaya ito yung mahalagang paalala sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad niyo nito ang siyang umiibig sa akin. Ito yung mahalagang paalaala sa atin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwang naungulila, kung kaya nga mayroon tayong lakas upang tupdin ang kanyang mga utos na hinihingi sa atin. Kaya sana, ito yung huwag nating kalimutan. Malaki ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kumpleto ang biyayang ipinagkakaloob niya sa atin, mayroon tayong lakas, mayroon tayong gabay, mayroon tayong sigla. Kaya sana, patuloy nating pagsumikapan na tupdin lagi ang inihingi sa atin ng ating Panginoon, ang utos ng pag-ibig ng ating Panginoon, sapagkat wala siyang ibang hangad sa atin, kundi ang tayong lahat ay magkamit ng hinahangad nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanirarona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula at paririto at hukom sa nabubuhay at nabatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ipinangakong banal na Espiritu at kanyang pagtitiyak na hindi niya tayo uulilahin. Taglayang matibay na pananalig sa kanyang Diyos sa atin, idulog natin sa kanya ang ating mga kahilingan at manalangin. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nang buong simbahang Katolika, ang mag-anak ng Diyos sa lupa ay manatiling kasama ni Jesus sa pakikipag-isa sa Ama at pamamatnubay ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napatuloy tayong pukawin ni Santo Papa Francisco at lahat ng ating mga pinunong espiritual sa kanilang mabuting halimbawa. Palakasin tayo ng kanilang pagdarasal at patnubayan tayo sa kapangyarihan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napanaigigin ng mga pinunong pambayan ang batas at ang kapakanan ng mga hamak na tao, tulad ng mga walang lupa, walang tirahan, o walang hanap buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang mga taga-Israel at mga Palestina ay matutong mamuhay ng maayos, na pakikipagtulungan sa lupang dumanas ng labis na patayan at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nadinggin nating lahat at sundin ang mga utos ng Diyos sa udyok ng pag-ibig sa Kanya at paghahangad na maging kalugod-lugod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang mga ina naway maging mapag-aruga, mahinahon at mapagpasensya sa kanilang mga anak tulad ni Maria kay Jesus, at nawa sila'y pagpalaing lubos sa pag-ibig na kanilang ipinakita. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso para sa pagtanggap ng iyong Espiritu ng kabanalan habang pinagsisikapan naming patunayan ang aming pag-ibig sa iyo sa pagtupad namin sa aming pang-araw-araw na tungkulin. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pagiging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagain ng kanyang sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Diyo, karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipihin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyari mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Mahigpit din po tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Claygo o Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultations sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa ibang detalye. At operasyon pagbibinata. Libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-1 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-6, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may mga isinasagawan car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari kayong makabili ng tickets sa pamisahan at sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Para po sa mga hindi pa nakapagpapabalik ng ticket stub at payment, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakabuti ng Diyos na tayo nagkakatipon ngayon sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, lalo tigit ang bawat pamilya nagpaparangal sa mga ilaw ng tahanan. Batiin naman natin ang mga nanay na naririnig from Visayas Diocese of Kabangkalan. Tayo po mga pari, palakpakan po natin sila. At meron din po tayo mga pari from Mindanao Diocese of Malaybalay, Diocese of Tagum, Diocese of Surigao, and Diocese of Iligan. Tayo po sila. Palakpakan po natin sila. Kaya ipagdadasal po ninyo, ongoing pa po ang aming formation para sa pagbalik namin sa kanya-kanyang mga seminaryo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kami maging handa para gabayan ang mga kabataan nagnanais maging pari. Kaya gagamitin din namin ang pagkakataong ito para mag-imbita saan man pong panig ng ating bansa kung meron kayong kakilala na nagnanais maging pari. No, meron kayong anak, apo, pamangkin, kakilala, kaibigan, young persons na nagnanais maging pari, mangyaring lumapit sa mga simbahan ninyo at ating ipagdasal na sila'y gabayan sa tulong ng panalangin ni Santo Padre Pio na tumugon sa tawag ng Panginoon. Hilingin din natin ang panalangin ng mahal na Birheng Maria ngayong Mother's Day na ito. Nawa, pukawin niya ang puso ng bawat isa upang tayo sama-samang lumapit kay Jesus na anak niya. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malalapagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah!